Kapag kumakain tayo ng fried chicken, ang hanap natin yung lasa at syempre, yung lutong. Okay na ba sa'yo yung lutong na yan? Edi, let's get it on! Meron tayo dito ng dalawang chicken legs at pancit canton. Teka, pancit canton. Oo, pancit canton nga. Yan ang ating secret ingredient. Hihiwaan muna natin yung ating mga chicken. Ito ay para maiwasan natin na mahilaw ang kanyang loob. At pagkatapos ay atin namang bubuksan ang pancit canton, pati na yung mga sarsa na nandiyan. Yan yung ipanglalasa natin or ipangmamarinate natin dyan sa ating mga chicken. Siguraduhin nyo lang na lamas or talagang pasok na pasok yung ating mga panlasa dun sa ating chicken. Isa din yan sa purpose natin kaya natin hiniwaan yung chicken. Teka, meron pang isa eh. May isa pang pakete yan. Yan yung dry na pampalasa. So ilalagay din natin yan dun sa ating dalawang chicken legs. So after that, set aside muna natin yan for at least 30 minutes. At balikan naman natin yung noodles. Lalagay natin ito sa isang ziplock or kahit anong plastic na matibay dahil pupukpukin natin yan or dudurug-durugin natin. So ito yung pinaka magiging breadcrumbs natin. So hindi naman siya bread dahil siya in noodles. So ang tawag natin dyan ay noodle crumbs. So sa tansya nyo, eh durug na durug na yan. Eh set aside muna natin yan dahil magbabati muna tayo ng isang itlog. At pagkatapos, ididip natin yung ating mga chicken dyan. Then balikan naman natin yung ating dinurug na noodles dun sa ziplock. Ipasok natin dyan yung dalawang chicken legs. At pagkatapos, isasarado natin yan syempre. At saka mukalugin. Panigurado, dikit na dikit yung mga kanton diyan sa ating mga chicken. E ano pa bang next step natin kung hindi ang pagprito sa ating mga chicken legs? Medium to low heat lang ang ating apoy. Ito'y para hindi mabigla. Ngayon, depende yan dun sa manok na inyong gagamitin. Pwede kayong gumamit dito ng chicken breast na ipinound nyo or yung pinalapad ninyo or pwede rin yung boneless chicken thigh. Ito ay kung ayaw nyo ng meron pang buto at mas madaling maluto kung ito ay boneless. After that, hanguin muna natin. Rest muna natin for at least 5 minutes. Bakit kamo? Dahil ido-double fry natin yan sa malakas na apoy na para mas ma-achieve natin yung crispiness na ating hinahanap talaga. So alaya lang at baka naman masunog, tama na yan. Tara't magplato na tayo. And there you have it, kay Indie Nation, mga kadadelicious. Ito yung ating version ng crispy fried chicken with canton breadings. Panigurado magugulat ka na lang sa iyong pagkagat. Dahil sa sobrang lutong nito, eh malamang ikaw ay mapalatak.